the two. And I like the how the fact na ang bilis na magpili ng Bren Esports ng ka-lead. So this could mean na it could be a few na maggagamit na naman ng Benedetta unless nope, it is gonna be a few mage. Flat Benedetta, you called it right. Carl TZ with the Isan Shin and si Rivo ang gagamit dito ng ka-lead. So in the end, you still get Bren Esports na from the side side lanes. Maganda naman yung pag-aano nila, potential to respond really quick and to go for the quick team fight responses. But what do you think about the early game lineups here na makita natin dito from these two teams, Quiro? It all boils down dito sa aggression dito ng Bren Esports. Try to cancel the purple buff, pero mukhang may trade-off yun. Kuya Reptar as Fiu will be the first blood dito, pero mukhang hindi pa hihinto ang Bren Esports na ayaw nilang ibigyan ng easy purple buff dito si Ace. Oo, and ginagawa lang ng Bren Esports yung kailangan nila gawin, which is to delay the farm of the two carry. Si Claude, nakita mo nga nga, medyo natagalan siya sa pagkuha ng purple buff. Hindi pa nga niya ata nakuha. And meanwhile, si Flap TZ, kina-cutwave na dito si Ruby DD. Thus, the reason why maganda yung XP lead niya. Pero si Fiu, mukhang mahuhuli na naman dito ni Kid. The Selena in the mid lane. And Fiu, makakataka siya. Abyssal Arrow lalabas. Hindi makakatama. Now, Burmese Ghouls and Bren Esports still. Early game pa rin, wala pa tayo nakita masyadong action other than the pick-off ng Burmese Ghouls. If you... Na late dito yung level 4 ni Ace dito, just all because yung delay doon sa may purple buff. Pero ang trade-off noon, that was 2 kills in favor of Burmese Ghouls. So ngayon, medyo nagme-make sense pa rin eh. Kahit papaano nadidelay dito si Ace, eh nakakakuha naman ng return kill dito, yes, ang Burmese Ghouls. But damage niya rito kasi kailangan niya pa ng mga farm. Yeah. Pero once na ma-hit dito, like nila Lusty yung kanilang level 4, let alone si Fiu once na mag-hit ng level 4, I think that's where the real fight starts. Yung maganda sa lineup dito ng Bren Esports is meron silang dalawang execute. The Flap TZ and Rebo, Khalid and Benedetta execute. So kailangan ng gawin dito ng Bren Esports is makabawas lang dito si Carl and si Fiu. Even though they don't get the kill, as long as it's gonna be enough para maka-execute dito ang Bren Esports, it's gonna be more than enough. As yun na nga, there's gonna be a pick-off on the Kid. Napitas yung Selena dito, si Maybe is gonna be next, and that's gonna be Carl TZ with his first kill of the game. 2 for 2 right now, and mukhang yung unang turtle of the game ay mapupunta sa Bren Esports. That's a complete turn around at dahil yon kay Lusty, he actually waited for it na pumasok doon sa brush, doon sa gitna, malapit doon sa may turtle pit. Well time ngayon, punta ngayon dito ang momentum sa mga kaibigan natin from Bren Esports. At sabi natin dito, Arena Reptar, once they hit their level 4, once they hit their ultimate, magiging aggressive na ngayon ang Bren Esports. At kitang-kita mo sa mapa kung paano nila kinakot dito ang wave sa may ibandang ibaba. And Lusty and Flap TZ maghahanap ng pressure doon sa orange buff. That's gonna be the Abyssal Arrow connecting onto Lusty, pero hindi papasok si Kid. Hindi pa nga siya nakaka-level 4 dito. So this Selena has to play it carefully, and Bren Esports can play to this lead. Pero mukha si Maybe dito, ang mahuhuli doon sa bottom lane naman ay si Ruby DD. So yung Harith nahirapan sa pressure dito ni Fiu at ni Flap TZ. Oo. So kailangan gawin ngayon dito ng Burmese Ghouls ay makakuha sila ng return kill dito kay Rebo as 3 members of the Burmese Ghouls now maybe pinning down. So may bandang pader dito si Rebo, pero mukhang mabubuhay pa. Buhay pa rin si Rebo! Ginamit yung quicksand guard, pero si Dean sinusubukan niya. Nasalami na Tori, pero nakatakas pa rin si Rebo! Double kill with Lusty, the tower hit and the sustain. Lusty with the save kay Rebo, Kuya Rob! Saved na save. That was a well-timed quick sun guard. D-O-D-O-M-G. Yun na nga, mga kaibigan. That was a complete turnaround from Bren Esports. At alam mo ba, Kuya Retar, dalawa lang silang nandun dahil yung tatlong miyembro ng Bren Esports ay nagbabasag lang sa ibaba. And yun nga, nakabasag sila ng Tore doon sa baba. That's gonna be the Hurricane Dust na ginamit doon kay Fiu. Electo final blow na gamit dito ni Flap TZ. Yes, there is gonna be a team fight happening here in the middle lane. That is gonna be kill na pupunta dito sa Bren Esports. Si Kid ang napitas. So that is a 1-for-none trade. A 1-for-1 win for Bren Esports in the lead in this game number 5. Nako, Reptar, masasabi ko na ang ganda na naman ang simula dito ng Bren Esports. And kumbaga, sa ano eh, sa winning condition, ginagawa na naman what they did on game number 4. Mm-hmm. Nangyari na yung kanilang mistake kanina. I doubt na mangyayari yun ulit. At look at that, secured na naman yung turtle. Maybe, mabuhay ka doon. Pero dito, may mamamatay na naman. And that's gonna be Kid. Siya yung may kid dito. Pero siya talaga yung binabata ngayon ng mga tropa natin from Bren Esports. Ruby DD
TNA is nasa ilalim ng tore, hindi makakapasok dito si Carl, TZ, and Fee. But again, the constant pressure na nilalagay sa sidelines ni Flap TZ na hindi makaform dito si Ruby DD. And again, Burmese Ghouls have a lineup na sobrang depende sa pwede makaform dito si Ace at si Ruby. But dahil nga, Bren Esports naman ang nag-up ng pressure sa early game dito dahil sa mabilis na rotation nila na gumagaling sa Kalit, na gumagaling dito sa Benedetta ni Flat Easy. Burmese Ghouls naman ang nasurpresa ngayon. That's gonna be a tower break in the top lane, Kuya Rob. Oo, gulat na gulat sila dito. Pero look at the, ginamit niya naman dito yung dragon. Pero para saan? Dahil si Ribo, tatalon lang doon. Pero yung arrow, tumama. Pero lumuhod dito si Ribo. Pero that's not gonna be enough. Dahil merong execute dito si Kuya D. Pero speaking of D, si Ruby DD, nandito sa may bandang likod, nagsasaman force dun sa mga minion wave. Pero si Baby, nadikit sa pader si Flap TZ! Si Flap TZ buhay pa rin! Pero napitas doon ni D. If you susubukan niya makukuha ng pick-off dito, si Lasty papasok, hindi na. Magpapakita lang, Burmese Ghouls are able to get a few kills here. Pero Bren Esports, sila pa rin ang nasa lead. Under lineup, and by far, hindi pa masyado, hindi pa, actually, hindi pa nga namamatay dito si Ace. Oo, and Carl TZ, ataas na ng damage ng isang shield na to, at hindi pa siya nahuhuli. Abis sa laro, hindi makakakonnect. They're waiting for the turtle, and that is gonna be the turtle secured by Bren Esports. Now, the positioning here, off maybe, baka makukuha sila ng pick-off kung hindi mag-ingat dito ang Bren. Pero tignan mo nga, dahil sa pressure sa waves na nilagay ito sa bot lane, hindi makatulong o hindi makaakyat si Ace. Alam mo, dito kay Reptar, kailangan nalang gawin dito ng Bren Esports is to choke out the resources ng Burmese Ghouls. Huwag nilang palabasin dito yung mga members na to. Ito, gawin nila, ibato nila, yan si Kid, gawin bata na yan. At yun, patay siya doon. Si Ruby DD, pero ito yung wobo core ng Burmese Ghouls. Pero Bren Esports lumalapat pa rin. At dito na si Flap! Si Flap TZ, and si Ribo, and si Lusty. Tumiretso doon sa backline. Good toss by Lusty para makatakas doon si Flap. Pero si Flap lumalapat pa rin. D in a sandwich here. Carl TZ, mataas pa yung buhay niya. Susubukan niya at ato, that is gonna be DNA's really low. That is a 3-4-2 trade na lumamang ang Burmese Ghouls. But again, breathe easy, in the lead pa rin ang Bren, and they just need to readjust. Na pick off lang sila, na nalagay lang sila sa unfortunate situation. That was a good play though galing sa Burmese Ghouls. Kailangan mag-ingat sila dito, Kuya Reptar, kasi medyo lumalalim sila dun, and they was actually on the back of the outer turret on the mid lane. That's one of the reason bakit naging awkward sa kanila. Parang ang nangyayari kasi ngayon dito for Burmese Ghouls is pinapahabol nila yung mga members ng Bren Esports. Alam nila na magiging aggressive talaga yon. Pero ang kailangan gawin ngayon dito ng Burmese Ghouls, kailangan nilang i-pick off dito si Ace kasi uncontested yung farm niya hanggang ngayon. Oo, kailangan nila mahinto yung flood na to. As long as Bren Esports, pag nakukuha na nga sila ng shutdown doon, it could be a big swing for Bren. Pero at the same time, for Burmese Ghouls, it could be a really big swing kung mahuli naman sila ni, mahuli nila si Carl TZ, who is at 3-0-2 right now, 2-0-3 naman for Ace. So the carries of both teams are doing really well, pero sa XP at sa gold, lamang dito si Carl TZ. Lamang nga talaga dito si Carl TZ, and they have to hold it. Turtle pa naman yung lalabas. They could potentially take the first floor dito. Might be uncontested, pero they have to change their strategy ngayon dito, Kuya Reptar. The turtle probably will be secured once again here by Bren Esports. Pero kasi yung Burmese Ghouls patient din kasi talaga yung gameplay nila. Alam nila na kaya nilang pumalag sa late game. So might as well play it safely. Oh, maybe. Medyo mali yung pasok na doon. Pero mahuli to si Lusty. Here comes the Electo final blow. And si Ace na naman with a blazing to win. Si Flap TZ, ang daming damage na nakuha niya. That's gonna be a 1-for-1 trade. Benedetta para kay Akai. And Bren Esports medyo nabawasan pero lumalabot pa sila. Di papasok diretso kay Carl TZ. Pero ang taas na ng damage dito ng isang chain. And Carl TZ can do it. Few as well, sinusubukan niya. At tatlo na lang ang naiwan dito. Dalawa na lang ang naiwan sa Bren. Si Ribo na tagalan dun si, sa bottom lane. Pero kailangan niya mag-split push doon. And that is gonna be once again Bren Esports caught off guard. Ribo, Raging Sandstorm, hindi kumukonekta. Kid and Ruby DD, susubukan ni Ribo makakuha ng kill. The trap, the quicksand guard just to heal. He bought time. But that is Ribo that got picked off. We still have ourselves a game much closer. And the story is, yung dalawang jungler, dalawang carry ng dalawang team na to, hindi pa sila nahuhuli. Kung sino man ang unang jungler ata ang mahuli, yun ang magiging turning point ng game natin. Pero kasi ang nangyayari dito, Reptar, Burmese Ghouls, they have this certain capability na mang-focus fire. Alam nila na papasok doon si Flap TZ. Naku po, tinamaan pa ng pana, but the ejector will be saved here by Lusty. Going back to the point doon sa team fight na yun, Kuya Reptar, ang nangyari doon is that pagpasok ni Flap TZ, nag-back away yung
Burmese Ghouls. Oh. Yung Harit pumunta doon sa likod together with Ace. So, kinokus fire muna nila si Flappy. So, hindi nila hinayaan na mag-slicing and dicing doon sa likod. And from there, nung nawala si Flappy, that's the time they go sa Bren Esports. Si Lusty ang nahuli doon, pero tingnan natin kung re-responde dito ang Bren. Wala lang Hurricane Dance dito si Maybe and si Flappy, papasok siya. Ginamit na ang Zaman Force ni Ruby DD and Bren Esports, ginawa nila yung tama. Disiplina, wag muna sila lumaban kasi 5 versus 4 versus 4 situation yun. Pero medyo malulugi sila doon. Pero si Ribo ang mahuhuli dito. Raging Sandstorm ginamit para makatakas lang. Flap TZ going in. Ace, muntikan na mapitas. Blazing Duet na force out. And Bren Esports are gonna be happy about that kasi for just a moment, the Flap TZ has to step up on to this game. Kailangan siya yung parang Yuzhong eh, nung kabila eh. Kailangan mag-force siya ng reaction. Katulad niya, tignan mo rito ngayon sa mapa, Kuya Reptar. Flappy is already doing that. Sa side lane push na siya ngayon. Kumbaga, to the point na kailangan pumunta yung attention dito ng Burmese Ghouls. And one of the reason bakit ginagawa ni Flappy ito, kasi yung Lord ay nasa ibaba. So meaning to say, 4 members ng Bren Esports ay gonna be circling around the Lord here on the bottom lane. While itong si Flap TZ will try to ask for attention na puntahan siya sa top lane. Oh, the thing with Bren Esports and what they need to watch out for other than the Blazing Duet, yung mga setup na ginagawa dito ni Maybe, is the fact na meron pang Zaman Force na kailangan na iwasan dito ng Bren. Ruby DD to 1-5, hindi pa natin siya masyado nararamdaman. But with the melee heavy, frontline heavy lineup na meron dito ang Bren Esports, even Lunox ha, hindi siya masyado na sa backline. Kailangan niya lumapit konti sa laban. That Zaman Force could be a problem for Bren Esports and something that they have to watch out for as this Lord na mabilis na binabawasan dito ng Burmese Ghouls, Kuya Rob. Oh no! Hindi na yata masisteal yun dito ng Bren Esports as Lusty tried his best pero siya Blazing yata una mapipitas but with Blazing Duet ang sakit dito ng damage ni Ace secured ngayon ng Burmese Ghouls ang Lord and even Flap TZ actually about to die doon sa may bottom lane pero hindi pa yun dahil tatlong miembro dito ng Bren Esports. Isama mo pa dito si Rebo. Apat ang nawala ngayon dito sa Bren. Ang nakakatakot pa doon, Kuya Reptar, dahil yung Lord hindi pa sumusugod. Yung palang paparating pa lang sa ibaba. So ngayon ang mangyayari, mauubos ngayon dito ang mga outer turrets ng Bren Esports. Flap TZ, kailangan mag-ingat dito. Si Lusty nakabalik na. Mga 15 seconds in average ang mga ang respawn timer dito ng Bren Esports. Yung Lord medyo malayo pa, pero yung mga second tier towers ang mukhang mababasag dito ng Burmese Ghouls. Second tier tower in the bottom lane goes down. Yuzhong ng Burmese Ghouls, nagsisplit po siya taas para subukan niya mabasagin yun. There's gonna be a wave cut here. That's gonna be Bren Esports focusing na onto the Lord into the bottom lane. And mukhang Bren Esports, mahinto nila yung Lord dito. Hindi siya makaka-charge up ng damage dun sa tore, dun sa baba. Burmese Ghouls naman in the top lane are trying to break that tower. Kuya Rob, Bren Esports with a defense. Match point defense para sa Pilipinas. Kapit lang Pinas. Tignan natin kung anong magagawa dito ng Bren Esports. Kapit basic talaga sila dito dahil yung dragon ni Titon, si Dozono dito, a member ng Bren Esports as the tower on the top lane. Already destroyed Reptar. Even yung baba, isang normal attack na lang as Ruby DD taking it down. Pero hindi pa humihinto dito ang mga member natin from Burmese Ghouls as they want another fight. Pero disiplina daw muna galing Myanmar ang ipapakita nila sa atin as they back away. They took what they need. Hintayin natin muna na maging agresibo ulit ang Bren Esports. As per Bren Esports, they have to rethink their approach dito sa late game dahil ang Burmese Ghouls one Lord away or a pick off away para kunin ang larong ito. Bren Esports, I feel like they need to go for the counter engage this time naman ang gusto nila hanapin na Lusty is having a really great game onto the Jawhead. Nakukuha naman yung targets na gusto niya ibato. Pero yung Burmese Ghouls nagiging nangyari is pag engage ng Bren Esports, magka-counter lang sila. Few, ginamit yung Power of Order Brilliance para makuha yung purple buff pero mapupunta kay Ruby DD on that Harris. Bren Esports, hinahanap yung kailangan niya gawin para makadepensa pero si Lusty ang mahuhuli doon. Jawhead is gonna get really low in the Blazing Duet and the damage and the wombo combo ng Burmese Ghouls. Dalawa kagad na wala sa Bren Esports. Lusty and Carl TZ as Bren Esports are gonna try to hold on and Burmese Ghouls naman susubukan nila tapusin ang laban na to. Wala na dito si Carl TZ, the main physical damage dealer ng Bren Esports, yung main carry nila Flap TZ and Rebo with the AOE damage sinusubukan nila pero wala sila pang huli dito sa Harith. Flap TZ, Rebo are gonna try to defend this but with 10 seconds plus it's gonna look really difficult para sa Bren Esports. Flap TZ naman sinusubukan tapusin lang dito ng Burmese Ghouls ang game na to and that is gonna be match point 3-2.
the team from Myanmar. Surprising us all,